Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bok choy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Bye. Welcome to my channel. Andito na naman po ang inyong bayan ng bayan na pwede nyo po maging tambayan. Muli po ang episode na gagawin po natin ngayon is hindi po tayo manggugupit. Meron kasi nagtanong sa akin kung ano po yung ginagamit ko na ibang mga equipment sa pagbablog maliban sa cellphone. Ang ginagamit ko po, cellphone lang po talaga. Hindi laptop, meron ako laptop pero ginagamit ko lang cellphone mismo. Pero ang main na tanong kasi ng isang kaibigan natin sa YouTube at na sa Facebook, ang sabi niya, ano daw pong ginagamit ko, saan ko daw po nilalagay yung camera pag nanggugupit ako, gumagamit daw po ba ako ng GoPro? Ayun, sabi niya. Sabi ko, hindi ako gumagamit ng GoPro. Meron akong sport camera. Ito. Yan. Meron siyang iba't ibang klase ng kung magkinakabit dito, kung mga belt. Pero hindi ko siya ginagamit sapagkat yung feature niya, yung kuha ng mismong video niya is magalaw, which is ayoko. Tapos, ipukunik mo siya sa laptop kung saan doon mo siya i-edit. So, napaka-hassle para sa akin yun. Mas madali kung cellphone lang gamit ko. Ngayon, tinanong niya ako, saan mo nilalagay yung camera na kung saan nagugupit ka? Kasi dalawang kamay nakikita niya sa akin. Sabi ko sa kanya, itong cellphone. Cellphone lang. Nilalagay ko lang siya dito sa dibdib ko. May bulsa ba yung damit mo? Sabi niya, sir, wala. Sabi ko, ang gamit ko po talaga is simpleng ito lang. Aww. Ano ito? Nilagyan ko lang siya ng talay, pero ito talaga is ng cellphone. Yung ng cellphone mismo, yung lagaya ng cellphone ganyan. Yan. Pero ang ginawa ko, tinupi ko siya, nilagay ko siya sa loob. Matagal na po ito, mga bay. Sobra siguro, nasa 5 years na ito. Pero mula nung nag-vlog ako, dun ko naisip na gumawa ng isang bagay na DIY na kung saan makakatulong sa akin sa pagkuha ng video. Ayun itong ginagawa ko. Nung una, medyo sumablay ako kung makikita mo sa ibang video ko na nanggugupit ako. Medyo mataas yung ulo ng customer sapagkat nung nilagay ko siya dito, kasi mayroon siyang sabitan eh. Nung wala pa itong tali, ginawan ko lang po ng tali. So nilagay ko siya dito sa aking damit o kaya sa apron ko. Sa bigat ng cellphone, bumababa siya, bumababa. Kumuha ako ng tali. Itong tali ko, DIY lang din. Ginawan ko siya ng para makontrol ko yung magiging haba niya. Pero pwede nyo rin gamitin ito yung mga bay. Pero siyempre, bilang isang, kung kayo maarte kayo, siyempre awkward para sa inyo ito. Pero sa akin, hindi naman. Okay na sa akin. Pag naglalakad ka, yun. Gagawin mo lang pag ganito, susuot natin ha. Ang purpose ng ito is para makontrol na hindi siya bumagsak. So, i-ano mo lang siya. Yan. Tapos itong sobra, ipasok mo sa likod.
Tapos itong ano, pwede mo ilagay kung may mayroon kasi akong apron. So doon, eksakto lang siya. Pero kung hindi naman, dito sa ano mo, yan. Para hindi siya bumaba, yan mo, adjustan mo lang, yan. So dito mo ilalagay yung, parang medyo mataas. Yan. So dito mo ilalagay yung cellphone mo, yan. Yan. Habang nagugupit ako, ito yung ginagamit ko. So hindi siya gumagalaw o bumababa o ano, kung hindi ka man tatalon. So gamit siya para sa akin dahil, yun nga, nagva-vlog ako. Kung, yun nga, sabi ko nga, kung ma-arte ka na vlogger, awkward para sa'yo ito. Ito naman, hindi naman ito gumaganon eh, kasi sa bigat ng nasa ilalim, umaano pa rin siya. Oh. Kaya hindi ka naman siguro tumatakbo habang nagbablog. Oh, maliba na lang, o oh, yun. So, ito, para sa'yo ito, bye. Hindi ko na lang i-mention yung pangalan mo, pero ito yung sagot sa tanong mo kung ano yung ginagamit ko, saan ko nilalagay yung camera ko. Yung cellphone ko. Ang ginagamit kong cellphone, ito yung F11 Pro. At ito naman yung Reno 4 Pro. Yung latest. Tapos, tanggalin natin ha. Ito yun lang. Asa na ba yun? Nawala. Yan. Tanggalin natin ha. Ano ba yun yan? Tanggalin natin ha. Yan. Tanggalin natin. Yan. Tapos, meron kasi ibang video ko na kung saan nilagay ko lang siya. Hindi po ito ang gamit ko noon. Hindi po ko po ginagamit yan. Ang ginamit ko po is modified din ha. Ano ng camera? Alam mo kung ano to? Tripod to ng isang yung old na camera. Binili ko lang ito sa halagang $8. So, yan. DIY lang din po ito mga bay. Ito, nabibili po ito sa mga hindi naman sa supermarket. Yung mga nagbibenta din gadget. Pero ito, hindi po para sa cellphone ito. At ito naman, ito yung sirang, alam mo yung card? Yung card? Ito yung sirang phone holder sa kotse. So, minodify ko lang din siya. Yung kung titingnan mo, may mga glue. Yan, umiikot siya dito, di ba? So, ganito yan, bay. Yan, lagay. Tapos, ito yung nilalagay ko. Ito yung extra ng camera mula dito. Kung sa sinasalpak mo yung camera, yung sport camera na yan. So, nilagay ko siya dito dahil meron siyang, ano kasi, butas ba? Kaya, yan. Nagagamit ko siya. Kaya, ilalagay natin to. Pakita ko sa inyo kung paano. DIY lang itong mga gamit ko mga bay, hindi nyo kailangan na bumili talaga ng sobrang mamahaling gamit. Be practical na lang. Yan, ganyan po yung ginagawa ko. Halimbawa, ilagay natin. Meron kasi siyang ano dito kung saan nag-hold, pumipigil sa cellphone kung saan bumababa siya. Yan, so, sample natin ha. Yan. Kung gusto mong nakatayo, yan. Yan, nakatayo siya. Tapos adjust mo lang to. Meron din siyang ano, kung gusto mong pahabaan. DIY lang po itong mga gamit ko mga bay. Hindi po talaga totally yan na binili ko na ganyan. Pero may binili ako latest kailan lang katulad nito. Yan, binili ko. Pero bihira ko lang masyado mong gamit kasi hindi ko naman ilalagay doon sa ano kasi may yung upuan ko sa paggugupit, hindi na ko naman maiikot. So, ginagamit ko lang siya minsan pag nagaano ako, yung selfie-selfie, mga ganon. Pero, yan, pakita ko lang to. Yan, pakita ko lang to mga bay. Yan, for example, ganyan. Tapos kung gusto mo namang naka ang tawag nun kasi naka landscape yung ganun yung tawag naka ganun basta yun na yun. yan natin ha. Tapos push mo siya ganun. Yan mga bay, yan na yun. Yan, kung gusto mo mag ano, yan na siya sobraan. Yan, tapos meron naman siyang ano dito, iikot mo lang siya dito para yan kung saan na-adjust. Tanggalin ko lang muna yung cellphone. Kung saan na-adjust siya, mga ganun. Yan. Yan. Kung gusto mo nakaliyad, o yan, pwede. Pwede siya. DIY lang po itong mga gamit ko halos pa nga ba. Hindi ko naman talaga bumili ng, sabi, ang mamahal ng mga cellphone. Hindi ah. Hindi naman totally mahal yung cellphone ko. Itong Reno siguro, oh, mahal. Pero the rest ng gamit ko, DIY lang po, maging ito. Galing po to sa sirang, cellphone holder sa kotse. Ito naman, tripod siya na siguro tripod siya ng camera pero hindi sa cellphone. So, tapos kinobit ko lang yung ito. Ayan, titingnan mo yan. Yan, may nakalagay nga. In-screw ko nga lang siya. O, yan, screw. Nag-line ko lang siya ng screw para mag-ano. Tapos, may extra kasi. Nung bumili ako nito, may extra kasi siyang ganito. Ito yon. So, pwede ko siyang palitan. Yan. Ayan na.
So, nagkaroon ng pakinabang yung aking DIY na mga gamit. Pero ito, kailangan nakaganon lang siya. Nakaganon lang siya. Mahirap siya itayo, pero ganito na lang. Pero pwede siya iliad. Kasi meron naman siyang ano, ito, na-adjust kung saan. Yan, meron siyang ano diyan. Puro tayo ano-ano. Walang specific na. Ayan, mga bay. So, dahil dyan, ayan na. At meron tayong isa, tinanong ni Madam Edna Forcio ito nung nakaraan, tsaka ni Rosalyn Hill. Kung kilala nyo sila, pakisubscribe din ang mga YouTube channel nila dahil nagpapaangat po sila. Ito, DIY din po ito. Ito, galing po ito sa sira. Ay, titan mo sira. Ayan, magka-crack na ngayon. Ayan, o. Oh. Ang tali. Galing po ito. Ito ay galing po sa sirang tawag nito, sirang lampshade. Ito, galing po ito sa sirang lampshade. Kaya, pero ito ay madalas na ginagamit ko pag nag-ano ako. Pag nagla-livestream ako. Habang gamit ko yung isang ano, galing sa ring light. Nung wala pa po akong ring light, mga bay. Ang ginagamit ko po, ilaw. Is yung normal na ilaw na LED. Ito, pero nilalayo ko lang siya, sobrang liwanag. Ito to, ito yung ginagamit ko, tinabit ko lang siya, tapos meron siyang saksakan dito kung saan ay kakabit mo siya direct sa ano. Meron naman, tapos meron naman siyang LED driver, ito, kung saan ay nakukontrol na yung ano, kasi parehas kasi ano to eh, 9 watts siya, pero 265 volts, medyo malaki din kung tutuusin. So yun ang gamit ko mga bay, sa totoo lang nung nagba-vlog, nag-uumpisa ako mag-vlog. Galing mo! Pero ngayon nakabili na ako ng ring light, nakabili na ako ng tripod, nakabili na rin ako ng ibang gamit na pwede sa akin. Ano. Pero hindi pa ako nakabili ng ano, yung mga yung nakaganon, bag dito. Hindi, kasi yung, dyan kasi bumababa din yun eh. Kung saan hindi, ito mas prefer ko na ito ngayon. Yun nga lang, ang problema ngayon dito is, ayun, nababakbak na yung isang ano, ayun o. Oh. Nababakbak na, pero okay lang. Ngayon, balik tayo dito. Kung paano ko... Ito, galing to sa sirang ano, lampshade. Yung lampshade na ilaw. Alam niyo naman siguro kung ano yung lampshade. Tapos ito, yung katulad nito. May mabibili ka kasi nito yung mga pag-tingi-tingi lang, yung mga tsanggi-tsanggi lang. Meron kasi. May mga extra kasi. Tapos ito, galing to sa sirang ano. Yung ano mismo, yung gumaganon. Yung mismong clip talaga. Eh, meron... Tinanggal ko yung ano, nilagari ko kasi nga maano yung bakal noon, manipis na yung bakal noon, tapos mabilis bumababa. So nilagari ko, may natira naman siyang may ilang isang portion, tapos dinrill ko hanggang sa pinakailalim, dinrill ko, nagdrill tayo para maipasok lang natin yung ano, yung screw kasi naka-screw type to eh. So yung screw. Tapos dahil nga nag-crack siya nung nakaraan, ginawa ko ito. Nilagyan ko lang siya ng cable ano, cable wire para pang-support sa ano crack. Pero, galing mo! Salamat naman, okay naman siya. Matibay siya. Kaya pag clip mo siya ganun, clip, tapos lagay mo yung cellphone mo dito. Ayan, lagay mo siya sa mesa. Lagay mo dito sa mesa, eh. Clip ko siya, ayan. Lagay ko yung phone ko dito, ayan. Kapag ano na ako. Ayan. Pwede siya i-ganon, pwede siya i-ganon, ayan. Minsan, pag kumakain ako, kasi dito ako sa mesa. Pag kumakain ako dito, ito, kiniklip ko lang siya dito habang... Nakikipag-BG ako sa ano, pa-BG-BG lang tayo sa mga kaibigan natin sa YouTube. Ayan. Kailangan maging wise tayo ba, mga bay, kasi nga sa lahat, sa buong mundo, may kakaibang talento naman ang mga Pinoy na hindi naman kailangan talaga na bilhin mo yung gamit na yan kung alam mo naman talaga kung paano mag-modify ng ganyan. Ah, kung titignan mo, lahat ng gamit ko nag-uumpisa ako, hindi ko halos binili. Halos lahat minodify ko kung ano yung nakikita ako dito na pwede kong i-recycle. Maging ang clipper ko po, kung titingnan yung mga clipper ko sa panggugupit, detachable lahat yun, galing yun sa sirang microphone kung titingnan nyo po. Nasa ibang mga video ko, kung titingnan nyo sa mga old videos ko. Ayun. Yung mga clipper ko na panggugupit, corded yun, corded, pero tinanggal ko siya. Pinalitan ko siya ng outlet at inlet ng microphone, kung saan pwede ka siya magabit. Yun. At hindi na ako gagawa ng video noon kasi meron akong ginawa noon. Maliban na lang kung kinakailangan, gagawa ako ulit ng video na ganun. So, yun din yung wire na para sa washing machine ko. Yan. At yun mga bay, yung kaibigan ko na nagtanong nito sa
sana na mapanood mo yung video na to. Yun po yung, ito po yung sagot sa, ano, sa iba mong katanungan sa akin. Lahat ng halos gamit ko is DIY lang. Kumbaga, be practical na lang. Hindi naman kailangan talaga na bumili ka ng sobrang mahal na gamit. Aww. Ang tanong dyan is, worth it ba yung, worth it ba yung binili mong gamit? Eh kung hindi naman worth it, pang sayang lang. Talon ni tulad nito, binili ko $26 at $28. Hindi ko masyadong nagagamit eh. Hindi, kasi meron kasing holder yung ano, ring light kung saan sinasalpa ko yun sa gitna. Eh anong gagawin ko dito? Eh meron din naman ako nito. Mas gamit nga ito kasi nakiklip ko ito. Ilalapag mo lang. Yan. Ito gamit rin naman ito in the future siguro kasi nga na ano to eh. Alam nyo to kasi na ano naman to eh. Tapos yung katulad din ito, ito na ano din naman to. Yung sa sirang lampshade, yun magagamit nyo yun mga bay. Kung meron kayong sirang lampshade na may mga clip, pwede nyo gamitin yun. May mga clip na dati nang may clip, pwede nyo magamit yun. Tapos hanapan nyo ng paraan para maano yun. Ayan, nakaglue lang yan mga bay. Oh, ayan. Tapos naglagay ako ng isang plastic dito para pag nag-clip yung cellphone, hindi siya mag-i-slide. Yan, mag-i-slide. Nagin ko siya ng ano eh, para eksakto yung ano ng cellphone. Kung gano'ng kahaba, gano'ng ka, ano yung width niya. Gano'n. At dito po natatapos mga bay ang ating episode kung paano ko po ginagawa yung pag-video ko sa mga sa pagugupit ko ng customer ko. Yan. At paano ko rin ginagawa yung mga DIY ko na gamit kung saan gamit talaga siya para sa akin. Mas gamit nga siya yung mga DIY ko kumpara sa binili ko. Yan mga bay. Muli po mga bay, maraming salamat sa inyong pag-antabay, sa inyong pagsubaybay. Na-appreciate ko po ang inyong suporta. At kung hindi ka pa po naka-subscribe sa channel ko, paki-subscribe na lang din. Paki-like ang video na to kung nagustuhan nyo po. At pwede nyo rin po i-share sa inyong community. At higit sa lahat, huwag nyo kakalimutan po yung bell button. Paki-hit na rin po yung notification bell button para maging updated din po kayo sa mga susunod na mga updates and uploads natin. Maraming salamat mga bay. Muli po, ito po ang inyong bayan ng bayan na pwede nyo po maging tambayan. At nag-iwan ng isang magandang gabi, bayan. At mga bay, maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kita ulit sa tayo sa mga susunod na vlog natin, sa mga susunod na episodes natin. Maraming salamat sa inyo mga bay. At sana huwag kayong magsawang tumangkilik at sumuporta sa channel natin. Huwag niyo rin po kakalimutan yung dalawa kong channel, Bay Dodong Yan Fox TV at Bay Dodong Channel. At suportaan niyo rin po yun mga bay. At hanggang sa muli, paalam!